So what is up YouTube? John Mark Pineda here, and of course please like, comment and subscribe on my YouTube channel. It's been a long time since I upload video. Siguro mga almost 2 months na hindi ako nag-upload, and yeah, I miss this thing na nagbibideo ako ng sarili ko. Pero yun na nga, Merry Christmas sa ating lahat. Kung nakita nyo yung mga unang clip natin, yes, it's Christmas Day habang sinushoot ko tong video na to. And of course, yun, Merry Christmas sa ating lahat. That's why we will go to this video on my favorite street photographers. Let's go. Roll the intro. So, yun na nga, mga kaibigan. So, first thing first tayo. So, itong mga favorite photographers ko, itong mga favorite street photographers ko ay isa rin sa mga inspiration ko for my works, lalo na sa street photography, sa photojournalism. Sila yung mga nakuhaan ako ng style, of course, lalo na yung sa mga Filipino na babanggitin ko, dahil sila yung mga kumbaga first in line nung nakita ko sila. Sabihin na natin, sila yung mga una kong nakilala in terms of street photography. Okay? So, syempre, unahan na natin ang isa sa mga pinakamagaling at pinakasikat na street photographer. Recent lang, siya yung umalis sa Canon Ambassador. Sa mga Canon Ambassador, which is Sir Gilson Chu. So, Sir Gilson Chu is a very good street photographer, storyteller, and of course, sobrang laki ng Instagram followers niya because of his amazing shot. It's all about aspect of shots na nakikita ko kay Sir Gilson, kaya ako siya napili sa unang-una sa personal favorite ko, which is napaka dupit naman talaga ni Sir Gilson Chu. Even though you ask American photographers or Filipino photographers, Sir Gilson Chu is a very versatile photographer. That is why he's on my list. So, ang second naman natin ay si Pierre Lambert of YouTube. So, he is a travel and street photographer. So, adventurer din siya. So, yon, sobrang galing ng mga shots niya, lalo na sa mga phone. Even though gumamit siya ng Samsung, iPhone, Sony na camera, and even though maliliit na camera na ginagawa ng Sony, eh napakaganda pa rin ng shot niya. So check nyo lang yung YouTube niya. So Pierre Lambert, yung mga challenges na sumisikat yung photographer's world. Wow. Kadalasan ginagawa ng YouTube channel na to ni Pierre Lambert. Sobrang galing ng mga cityscapes, street shots niya. Kaya sobrang ganda rin ng mga ano niya, ng mga ano pa tawag dito? Presets. Ayan, mga editing shots niya. So yun, kaya nandito siya sa list ko, of course. So pangatlo naman natin is another Filipino photographer, and this is the only girl in my list. So it is Miss Saisa Cruz Bacani. So she is a documentary and street photographer. So sobrang ganda niya. Puro show pala ako ngayong araw na to. So ayan na, so na naman, no? Di ba? Sobrang ganda ng kanyang mga shot, lalo na ang kanyang monochrome or monotone. Di ko sure kung ano matawag sa black and white shots na yon. Pero pag gumagawa siya ng story, lalo na mga documentary, sobrang powerful ng kwento. Okay, so ikaw na lang yung mapapaisip. Parang short films lang yung ginagawa niya. Kwento talaga. So check her account. So yun, pwede nyo siyang i-search sa Instagram. Pwede nyo rin siyang i-search sa YouTube. Marami siyang mga talks about photography, street photography and documentary photography. So ayun, ang pangatlo naman natin is North Borders of YouTube again. So, North Borders is a, I don't know if Australian photographers or photographer. So, North Borders, I don't know what his name, but
yun, kilala siya bilang North Border sa YouTube. So, his shot is amazing. Lalo na yung mga POV street photography na ginagawa nila with 7th Era. Kung kilala nyo rin ang 7th Era. So, ang 7th Era ay hindi pasok sa aking top 5 pa lang naman kasi to. Because iba talaga yung gawa ng North Borders. Even though pares lang naman sila ng genre, ang technique, dahil pares silang car photographers. But North Borders is up with me, ah. Personally. So, up with me, personally. He is a great photographer. Actually, pares naman sila. 7th Era and North Borders. Magkaibigan sila. So, yeah. Kaya kasama sila sa list ko. So, ang panglima naman, ang pinaka-last is si Evan Ranft. I don't know what is the correct pronunciation of that. Yung surname niya, hindi ko sure. But, yeah, Evan Ranft. Pinapalo ko rin siya sa, nakasubscribe ako sa YouTube channel niya. And his works, lalo na yung mga printed works, landscapes, napakaganda. And street photography, napakalupit. So, napaka-wise niya pagdating sa mga ganitong mga payo about street photography. So, napaka cleanest nung, kumbaga, nung kung paano niya ini-explain yung bawat pwedeng mangyari sa'yo as a street photographer, as commercial photographer, pag pumasok ka sa pagbebenta ng mga prints. So, mahilig siya sa ganon. So, isearch niya sa YouTube, makikita niyo siya. So, yun lang, guys. So, this is my personal, okay? Personal favorite street photographers, top 5 pa lang yon. Marami akong mga kilalang street photographers na napakagaling. So, wala naman silang particular order kasi lahat naman sila magagaling for me, and almost of their works is my inspiration or are my inspirations. Kasi, dahil iba-iba yung style nila, mas nagiging versatile ako. Versatile or versatile na photographers, nalalaman ko yung mga genre ng car, nalalaman ko yung landscape, street, and everything. So yun lang, guys. Merry Christmas again, and I'm happy to upload this video again and again. Sana magtuloy-tuloy na itong productivity na mayroon ako sa pag-YouTube, kasi medyo, alam mo yun, I have 16 subscribers. So, kung mapapanood mo man to at hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Sa mga friends ko dyan, pag share ko sa Facebook to, I hope na umabot kayo sa video na to. I-subscribe nyo yung YouTube channel ko. And of course, share nyo kung mahilig sa photography. I-search nyo yung lima na yun. Panigurado, marami kayo matututunan. So, yun lang, guys. Merry Christmas again and Happy New Year. So, please like, comment, subscribe. Let's go!